Ang ating pong preacher sa umagang ito, mga kapatid, ay first time po siyang makakapag-preach dito po sa Batangas City. Siya po ay nakakatayo na dito sa ating unahan in the different ministries, pero it's her first time na mangaral po ng salita ng Diyos. And she is considered as, kung meron po tayong Brother Jed na Little Samuel, I believe siya po yung ating Little Samuela. Sapagkat nung ipinanganak po siya, mga kapatid, ay dito na talaga po siya sa church. Lumaki at inalagaan, mga kapatid, every Sunday, simula po nang siya ay ipanganak, nandoon na po na ini-offer na siya ng kanyang mga magulang para po sa ating Panginoon. At a very young age, she was baptized at 8 years old and spirit-filled at 9 years old on her birthday. So, ibig pong sabihin talagang napakabata pa niya ay naranasan na po niya ang kaligtasan na gumula sa Panginoon dahil nga po siya po ay regular attendee ng ating pong Sunday school class. Naalala ko po, I used to be the narrator sa mga drama noon, and she was the little narrator in children's drama, at siya rin po ay nagiging winner noon sa mga Sunday school children's contest, sa drawing, sa Bible quiz, sa trivia, at lagi po siyang involved sa children's drama at saka po children's choir. At napaganda po, because of her consistency and faithfulness, she became a Sunday school teacher for children at a very young age of 14. So, siguro po doon sa mga matatagal lang nandito, witness po tayo kung paano siya ay tinawag, 14 years old pa lang. And she has been a youth leader for many years. At ang maganda pong bagay, mga kapatid, all the first time po niya magpe-preach dito sa Batangas City Church, pero siya po ay nagiging preacher na natin sa bawat church. And she even won the preaching contest sa NSLD Youth Camp noong 2014. Praise the Lord. At siya rin po ay na-invite as exhorter preacher of District Sunday School Children's Congress. No, at naging pagpapala po sa mga bata. Sa ngayon po, she is our head of multimedia ministry for her multi-talented personality. At siya po ang ating assistant superintendent ng Sunday School Department. She is a certified public accountant, but most of all, she is a faithful believer of the Lord. We are glad that she is a member and a leader of UPC Batangas City and Bawan Church. At welcome po natin, mga kapatid. May I present to you Sister Kendall Dada Ilea. Palakpakan po natin ang Panginoon. Preach the word, Sister Dada. God bless. Let's do it unto the Lord. Minsan pasambay natin ang Panginoon. Only Jesus can turn a mess into a message, a test into a testimony, a trial into a triumph, and a victim into a victory. He is worthy to be praised. Sabay natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. We are what we are because of Jesus. And it's only through Him that we can do all things, mga kapatid. Hallelujah. Bago po ako magsimula, nirarakas ko muna po si Pastora Irina mag-pray po para sa preaching po ng salita ng Panginoon. Praise the Lord. Let's pray together. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Kami po ay nagpapasalamat sa iyong pong patuloy na pamumuno sa simbahang ito, maging sa buhay ng bawat mananampalataya at bawat pamilyang bumubuo, Panginoon, ng mga kapatiran. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw ang patuloy na magpapalakas at magpapatibay sa aming pananampalataya. At alam mo, Panginoon, ang iyong salita ay pangunahing bahagi upang kami po, Panginoon, ay magkaroon ng isang matapat na pagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Kaya hayaan mo, O Diyos, na sa umagang ito, Panginoon, through your messenger, si Sister Dada Idea, O Diyos, gamitin mo po siya, Panginoon, bilang daluyan ng pagpapala. Ang mensaheng inilagay mo sa kanyang puso, Panginoon, ay anong maihayat na may kalayaan at magkaroon, Panginoon, ng lubusang pagpapatibay at pagbibigay ng buhay at bisa sa iyong mga salita sa pamagitan ng iyong spirito, at hayaan mo ang iyong presensya ay malayang kumilos sa amin pong kalagitnaan. Alam namin, O Diyos, ikaw ang gumagamit, Panginoon, ng tao upang nang sa gayon ipabot ang iyong pong banal na kalooban. And we know, Lord God, it's not by might, it's not by power, it's by your Spirit, Lord, that you will reveal yourself and you will strengthen the faith of your people. Kaya, Lord, aming pong inangkin ang tagumpay, Panginoon, sa pangaral at pakikinig ng iyong salita. Maraming maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord! Glory! Glory! Hallelujah! Bago tayo, mga kapatid ko, magbasa ng salita ng Panginoon, itian muna natin ating mga katabi, isang matamis na ngiti. Hallelujah! Sabi nga, a smile on our faces, it doesn't mean that our lives are perfect. Hindi ibig sabihin na palagi kang nakangiti, ang lahat ay ayos na. But it just means na tayo ay appreciative kung ano man ang bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon at ano mang bagay ang ipagkakatiwala pa sa atin ng Panginoon. So let's keep this happiness, this joy na nasa sa atin, mga kapatid. This is a great morning. Diba kapag binati ka ng iyong mga kasama sa bahay, lalo na good morning. Diba lalo mas gumaganda ang araw, mga kapatid, dahil na-emphasize na isang bagong umaga ang dumating sa bawat isa sa atin. Ang sabi ko ng Lamentations 3:22-23, because of the Lord's great love, we are not consumed. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, mga kapatid, for His compassions never fail, they are new every morning, and great is His faithfulness. Hallelujah! Hallelujah! Nothing you have is because of luck or chance. Hindi ka nandito dahil isa itong aksidente. Ito ay kagustuhan ng Diyos. It is all due to His grace and favor. Nandito ka dahil pinili ka ng Diyos na kanyang maging anak. Ikaw ay tinawag, ikaw ay binili sa kanyang banal na dugo at hindi siya nagkamali na ikaw ang pinili niya, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Today, as we hear God's word, let us thank God for what we have in Him. And let us trust God for what we need. Let us thank God for what we have, and let us trust God for what we need. Sa ating pong mga Biblia, mga kapatid, kahit anong gawin kong pagbabasa, ito lang ang pilit na isinisiksik ng Panginoon na mensahe sa aking puso. Isang mensahe na lubos kong napatunayan sa aking buhay. Pagpatawad niyo, mga kapatid, kung baka minsan madadala ko na aking emosyon, medyo iyakin ko talaga ako. This message is from the Lord, and I believe na ito yung mensaheng lahat tayo ay nakapagpatunay, and we are all living testimonies of it. Deuteronomy chapter 31 verse 6, ang sabi po ng Biblia, be strong and of good courage. Do not fear nor be afraid of them, for the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you. Hallelujah. Ang sabi po ng New Testament, inulit ito ng Panginoong Jesus, God has said, never will I leave you, never will I forsake you. The Lord is my helper, I will not be afraid. Sabi po ng Hebrews 13:5-6. Sa umagang ito, mga kapatid, nais kong dalhin sa inyo ang mensahe po ng Panginoon.
Jesus will never leave you nor forsake you. Jesus will never leave you nor forsake you. Hallelujah! 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 Alayan po kayo makaupo mga kapatid. Kung kayo tatanungin ito ngayon, tanong sa ating kaisipan, kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naramdaman na pinabayaan ka ng Diyos? Ano yung mga bagay na hindi tinugon ng Diyos sa buhay mo? Kailan ka ba iniwan ng Diyos? Ano bang bagay sa buhay mo ang malaki na hindi niya nilutas? Ano bang mga bagay sa buhay mo ang hindi mo nakayanan? Kailan ka iniwan ng Diyos? Di ba ang sagot natin lahat ay wala? Dahil kailanman ang Diyos natin ay hindi nang pabaya at hindi nang iwan sa bawat isa sa atin. Lagi ko itong naririnig mula sa Panginoon tuwing tayo ay may pagsubok, may problema. It will always be an assurance from the Lord. Sasabihin niya sa'yo through His word, kaya mo yan. I will never leave you nor forsake you. Minsan nagtanong ako, bakit kaya sa dalas kong naririnig, paulit-ulit at paulit-ulit ko pa rin naririnig tuwing ako'y mananalangin ang mga salita ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Di ba kahit nga daw sa school, kapag ang isang bata ay tinuturuan, yung repetition ang isang effective na paraan ng pagtuturo upang ito'y ma-instill sa kaisipan ng mga kabataan. Ganon din siguro ang Panginoon sa atin bilang kanyang mga anak. He keeps on repeating himself over and over again. Dahil siguro sa sobrang pagiging tao natin, napakasimpleng prinsipyo. Pero bakit ba tuwing may circumstance na hindi mabuti at may mga paghihirap at pagsubok sa buhay, ay lagi tayong nakadama pa rin at hindi natin maalala ang sinabi ng Diyos sa atin, I will never leave you nor forsake you. I do believe na ito po ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin upang muling ulit-ulitin sa atin bilang kanyang mga anak. Kailanman anak, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hallelujah! 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 Nais ko pong mag-share ng limang bagay kung saan ang mga anak ng Diyos ay hindi dapat mag-worry. Hallelujah! 5 things God's children should never worry about. Hallelujah! Ang sabi po, una, yung feeling na hindi ka pinatawad ng Diyos. Dapat daw hindi tayo mag-worry or magbigay ng doubt sa ating kaisipan na pinatawad niya kaya ako ng Diyos. Kaya-kayang patawarin ng Diyos ang aking mga pagkukulang. Ako na dapat ganun ang kalaki ang pananampalataya sa tagal ko na sa Diyos. Bakit nagawa ko pa ang mga bagay na yun? Bakit ganun pa rin ang aking ikinilos? Bakit ganun pa rin ang aking sinalita? Yung bagay kaya na ito ay kayang patawarin ng Diyos. Yung pong feeling na hindi tayo kayang patawarin ng Diyos, ang sabi po ng Biblia, hindi na tayo dapat mag-worry sa mga bagay na yan. Dahil ang sabi po ng 1 John chapter 1 verse 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin sa lahat ng ating kaliguan. God is not like a man. Ang Diyos po ay hindi kagaya nating mga tao. Tayo mga tao, kapag tayo ay sinaktan, gusto natin manakit din pabalik. Kapag may sinabi sa atin na hindi maganda, gusto natin magbigay ng napakaraming excuses upang sabihin na hindi totoo ang kanyang sinasabi laban sa akin. We always feel sometimes na kapag ito'y napakahirap sa atin, ito ay magiging napakahirap din sa Diyos. But I'm telling you, mga kapatid, ayon sa salita ng Diyos, God is not a man that He will lie. Ang sabi niya, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, He is just and faithful to forgive you from all of your sins. All things, mga kapatid. Walang maliit, walang malaki. Sabi nga ng Biblia sa Isaiah, you will be white as snow. Gaano ba kaputi ang niyebe, mga kapatid? Ganoon ka magiging kalinis sa harapan ng Diyos.
Diyos if you ask for forgiveness. Hallelujah. Ang kailangan mo lang dito, mga kapatid, ay pananampalataya. Faith, it does not make things easy. It makes things possible. Hallelujah! Minsan pagka sinasabi natin, faith, bakit nananampalataya naman ako? Ba't parang hirap-hirap pa rin ako? Pero ang pananampalataya, mga kapatid, hindi niya pinapagaan ang ating mga lalahin. Hindi sa isang iglap ay magic na nawala instantly ang ating problema. Pero sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, ang lahat ng bagay, ang lahat ng promises, ang lahat ng provision ng Diyos ay nagiging posible na matanggap natin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lagi natin isipin, mga kapatid, God is bigger than my circumstances. Higit na malaki ang Diyos sa anumang mayroon tayo sa ating mga kamay. Hallelujah. Ano ang ating access sa Diyos, mga kapatid? Ang pangalawang bagay na hindi na natin dapat problemahin is yung pag-iisip na makikinig ba ang Diyos sa aking mga dalangin? Ilagay naman ako nagkakulang. Minsan-minsan lang naman ako mag-pray. Ito kayang panalangin kong ito ay magkakaroon ng kahit kaunting dating sa Kanya. Hindi ako naging ganun katapat. Nakakatakot na baka pagsarahan niya ako ng pinto bigla. Sabi ko nga kanina, God is not a man that he will lie. Ang sabi po ng kanyang mga salita sa 1 Peter 5:7, na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Casting all your cares, all, lahat ng bagay, mga kapatid, lahat ng nasa ating mga balikat, lahat ng nasa isip na gumugulo sa atin, all our cares, kapag inilagak natin ito sa kanya, we can be assured that He is there to care for us. Hallelujah! Ang sabi pa ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, magalak kayong lagi. Rejoice! Lagi doon tayong maging masaya, laging nakangiti, laging nasa presensya ng Diyos. Dahil sabi po, magsipanalangin kayong walang patid. Manalangin daw tayo ng walang sising, ng walang awat, mga kapatid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Bakit? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. This is the will of the Lord for us, na tayo ay laging magalak sa Kanyang presensya, na lagi tayong manalangin ng may pananampalataya, that He is always there to care for us. Minsan, mga kapatid, kahit matagal na tayo sa paglilingkod sa Panginoon, nabablock ang ating kaisipan doon sa kalakihan ng Diyos at doon sa Kanyang pagmamahal sa atin, na nakakalimutan natin na may isa pa palang Diyos na nagmamahal sa atin. Minsan kasi kapag tayo punong-puno ng sakit at may mga taong nakasakit sa atin, ang pakiramdam natin, wala nang nagmamahal sa akin. Wala nang nakakaintindi sa aking mga nararamdaman. Yung mga ginawa ko, parang nawala lahat ng kabuluhan. Ang sabi nga, sa 100 mong ginawa, 99 yung ginawa mo na yes, at isang bagay lang ang nagsabi ka ng no, ang hindi makalimutan ng taong hiningan mo nun ay yung sinabi mong no. May mga ganyong tayong pagkakamali bilang tao, at kung minsan ay nakakalungkot na nai-a-apply din natin ito patungkol sa Diyos, na ating naiisip minsan, mukhang kung ako ang Diyos, hindi ko pakikinggan itong prayer na to. Pero mga kapatid, hindi tayo ang Diyos. At salamat dahil hindi natin kagaya ang Diyos. At hindi ginagawa ng Diyos ang bagay na ginagawa natin sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Ang sabi ng tao, ipakita mo muna. At kapag nakita ko na katiwa-tiwala ka, hindi magtitiwala nga ako sa'yo. Pero ang sabi po ng Panginoon, trust me and I'll show you. Pag sa Diyos ka nagtiwala muna, ang Diyos ang magpapakita sa'yo kung gaano siya kalaki at kung gaano kabuti sa iyong buhay. Hallelujah. Sabi po ng Philippians 4:7, the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and mind
and minds through Christ Jesus. Yung pong kapayapaan na nagmumula sa ating Diyos, mga kapatid, ito yung kapayapaan na hindi maintindihan ng iba. Ano ba yan? Sister Macy, ang iyong ina ay nandoon na sa kalbunig ng kalagayan. Nakuha mo pa mag-pray. Hindi ko maintindihan kung anong mayroon ka. Na ako, ikaw, magpapanik na ako. Iiyak ako ng iiyak. Ina, ano nangyari sa'yo? Pero nauna mong lapitan ng Diyos. Hindi ko maintindihan kung bakit ang inyong pastor ay may sakit pero nananatili kayong malakas. The peace of God surpasses all understanding. Hindi naunawaan ng iba, pero this Jesus, He is real to me. And He is real to you, mga kapatid. Hallelujah. He will guard our mind. He will guard our hearts. Ang Diyos ang may hawak sa ating puso at isip na ang kanyang kapayapaan ay sapat na upang makatulog tayo sa gabi, bumabagyo man sa inyong bahay, sa bawahin, ang lakas ng alon, pinapaalis na ang iba, pero nakakatulog kayo ng mahindi. Because the peace of God surpasses all understanding. Hallelujah. Para sa mga kabataan, you should never worry about your future. Sabi po ng Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, ang sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. He is our hope. Kahit hopeless na ang iba, you still have a hope in you. Jesus Christ, the hope of glory. Kung ang iba ay parang nag-give up na, pagsak na naman yata ako this semester. Wala na yata ang pag-asa. Makuha ko yung kahit yung stress na pinakamimiti. Parang wala na yata ang pag-asa dahil wala na sunod na exam na pwede akong pagbabian. But I tell you, mga kapatid, God knows our future. God knows our future. Kung magtitiwala ka sa Diyos, He will make wonders, mga kapatid. Yung mga teacher mo na akala mo hindi magbibigay ng pabor, pero bigla ka magugulat. Kaya pinasakan ng teacher mo. Yung teacher mo na parang hindi ka pinapansin, siya pala ay may espesyal na pagtingin sa'yo dahil nakikita niya ang iyong katapatan sa pag-aaral. Nakikita niya ang iyong katapatan sa Panginoon. He will never leave you nor forsake you. Ang sabi ng John 14:1-3, huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Nasabi po ng Panginoong Jesus, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Dahil kung hindi gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako ay paroroon upang ipaghanda kayo ng dakilang kalalagyan. At kung ako ay pumaroon at kayo ay maipaghanda ko ng kalalagyan, ay ako'y muling paparito at tatanggapin ko kayo sa aking sarili upang kunin ako saan man ako naroroon, ay kayo naman ay doon. We have a blessed hope, church. Kung dito sa church, hindi mo ba alam kung paano ka magkakaroon ng sariling bahay, hindi mo alam kung ano kakainin mo sa araw-araw, but sa future na naghihintay sa atin, God has prepared something for you. He has prepared a mansion for you. At kung makikita lang natin kung gaano glory ang inihanda sa atin ng Diyos, sasabihin natin sa pagsubok na ito, ah, napakaliit nito. Napakalaki rin ang ipinaghahanda ng Diyos sa akin. Ay, itong pagsubok na ito, wala yan. Ay, ang Diyos ay may magandang future na inilaan para sa akin. Hallelujah. No matter how hard things may seem, there's always something good coming around the corner. Yes. No matter what sabihin ng iba, parang napaka-negative naman ang sitwasyon na to. But God makes all things work together for the good of them who love Him and call them according to His purpose. God makes all things work together for our good. Hindi para sa anuman, kundi para sa ating ikabubuti. Yes. You may not see a way, but God has a way. He has already lined up everything you need to live in victory. Hallelujah! Hallelujah! Keep calm!
about feeling useless. Hindi ka naman mag-worry na wala ka yata. Parang feeling ko, parang wala naman akong ginagawa sa church. Nahihiya na ako sa Panginoon. Ang tagal ko na dito, parang nag-uupo pa lang ako. You should never worry about feeling useless, yes. Mga kapatid. Napangunahin mo sa buhay ko na hindi halang kahit anong edad upang gamitin ng Panginoon, mga kapatid. Right. Right. Kahit yung maliit na bata na tinuturoan pala sa Sunday school, ay kayang gamitin ng Diyos upang ipakita ang kanyang kabutihan at kapangyarihan. You should never worry about feeling useless. Dahil nagsabi po ng 1 Corinthians chapter 12, sapagkat kung paano ang katawan ay iisa at mayroong maraming sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Hallelujah. Sapagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap, kundi marami. Amen. Amen. Sabi nga ng meaning ng team, T-E-A-M, together, everyone achieves more. Oh, hallelujah. Diba? Together, everyone achieves more. Yes. Kung tayo'y mag-isa lang, kakaunti ang ating magagawa. Amen. Pero kung kasama mo ang iyong kapatid sa Panginoon, kasama mong manalangin, kasama mong maglingkod, kasama mong humayo, kasama mong magpuri at sumunod. Yes. Achieve great things, mga kapatid. At hindi tayo useless, mga kapatid. Dahil sabi ng Bible, bawat isa sa atin ay ibinigay ang Diyos. Mayroong pinagkatiwala ang Panginoon. Ang kailangan lang, diskubrihin natin, hingin natin sa Diyos na anumang bagay ang mayroon tayo, ito ay gamitin niya para sa kanyang kaluwalhatian. May mga bagay, mga kapatid, na hindi dadating kaagad. Hindi naman paglapit mo sa Diyos ay bibigyan ka, oh, ikaw, napili kita, madaling kang mabili, madaling kang tumuntung. Hindi, mga kapatid, believe me, na na-discover ko lang ang aking mga talento noon nagsimula akong lumuhod at lumapit sa Diyos. Panginoon, yes. Narinig ko na pwede mo pala akong gamitin. Gamitin mo ako, Panginoon. Hallelujah. At mula nung araw na yon, hindi ko alam kung ano yung purpose. Ngayon na lang na may edad na ako, na-realize ko. I was always at the altar nung bata ako. Hindi ko naman naiintindihan na may mga tao pala na ayaw pumunta ng altar. Dahil bilang bata, ang understanding ko, kapag nagpunta ka sa church, it is definitely a must na lumuhod ka sa altar. Right. Dahil mawawala lang sa isa yung pagpunta ko sa church kung hindi ko nakausap ang Diyos. Amen. Let's go. So kahit nung bata pa ako na habang minsan awitan, minsan di ako nakikinig. Alam niyo mga kalaro ko yan, mga kuya dyan. Lagi kami nandun sa likod. May mga time ko na may mga ganun experiences bilang bata. Naglalaro kami dahil minsan pag ang preaching ay medyo English, hindi kami maintindihan. Lalayo kami at maglalaro. Pero pagdating ng altar ko, it's a must for all yes. of us right. na bumalik sa church at mag-pray. Lagi na, oh tama na tayo, hindi na tayo maglalaro, altar ko na. Dalim na tayo sa loob, altar ko na. Amen. And lahat ng bata ay lumuluhod sa Panginoon. Doon ko na-realize habang tumatagal na, it has been a habit. Na parang pag hindi ako nakalukod, hindi na kumpleto ang linggo. Amen. Come on, please. Pag hindi ako nakareceive ng banal na espiritu ng Panginoon, feeling ko mahina ako. Come on, please. Dahil hindi ko naramdaman ang presensya ng Diyos. Right. It's a challenge for us na noong bata pa ako, ang dali-dali lumuhod. Na ito automatic na pagdating ng preaching, lulungod ako. Pero bakit matuwing umihidad ka na? Come on! Pa kayo mga kapatid. Come on. Na mas naiintindihan mo kung gaano kahirap ang buhay, kung gaano kabigat ang pagsubok, na para bang may umaano sa iyo mga paa na lumapit ka sa altar. Na para bang nakakaya naman. Baka nakita nila na kung kauna na ako umiyak doon, baka isipin nila, ako yung tinamaan sa preaching. Come on. Na baka isipin nila, o lumapit ikaw,
Pakasipin nila ang laki-laki ng ginawa kong kasalanan. Hindi naman kasi ako ganun kagiliti, kaya hindi ako unang lalapit. Iitay ko maon ng iba. Come on! Ma, kapatid! Praise God! The altar is the source of our direction. Yes! Let us not forget na nandito tayo sa church upang usapin ang Diyos, ikumit ang ating buhay, amen, at ayusin ang anumang mali sa atin. Amen. Dahil ang paglilingkod sa Diyos ay hindi instant. Dahil ang paglilingkod sa Diyos, kailangan araw-araw baguhin tayo ng Diyos. Linggo-linggo, may bagong input na ibigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Invisible tears. Oh, yes. Quiet. Right. Come on, Lord. May mga bagay na nasa church ka, akala ng iba nakas-lakas mo. But you have invisible tears na tanging ang Diyos lang ang nakakaalam. It is the hardest to wipe away. Dahil walang kapatid na pwedeng tumamik sa'yo, hindi naman niya alam kung ano ang bigat na pinagdadaanan mo. But I tell you, church, today, it is still true. Yeah. And we can do all things through Christ, who gives His strength. Pare, hindi alam ng katabi mo ang dinadala mo ngayon. Yes. We can do all things, church. Kaya mong gawin ang lahat ng bagay dahil may Diyos na nagpapalakas sa'yo. I'm preaching this message doon sa mga tao wala nang malapitan, wala nang mapagsabihan, punong-puno ng kabigatan ng damdamin, pero nakikiyak ang i-share. Hindi man alam yun ng iba, but you can do this. You can do all things through Christ. Hallelujah! Because He will be your strength. Hallelujah. Nice ko kung minsan pa i-emphasize at mensahe ng Panginoon. You should never worry about feeling forsaken. Hebrews 13:5 says, manghilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasiya kayo sa inyo, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Ano ba't ang masasabi ng buong tapang, natin ang buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Pag sinabi po natin forsaken, it means to abandon. Right. Yung iwanan ka sa ere, yung akala mo, team kayo, pero nung dumating na yung recitation, ikaw na lang ang naiwan, nagsasalita. Come on! Yung akala mo, kayo ay parehas ng layunin, pero nung humirap na ang sitwasyon, para bang ayaw na nilang magpatuloy. Come on, preach! Kung minsan, mga kapatid, maalala natin yung una nating kasabay sa paglilingkod sa Panginoon, pag lumingo ka, nakakalungkot, wala na yung kabayos ko, hindi na umuwi ang maating, hindi na sumisimba. Parang kahit papano nag-iwan ito ng scar sa ating mga puso dahil inabandon nila tayo sa ating paglilingkod na kasama sila. But Jesus Christ, He is the one who will never leave you. Hallelujah! Pastor, salamat natin. Diba parang mag-isa na lang ang kadangkasin at gawan. We will never give up. Yes! Because Jesus Christ, He is the one who will never leave us nor forsake us. Hallelujah! God didn't bring you this far to abandon you. God did not bring you this far to abandon you. Inilagay ka na ng Diyos sa sitwasyon na mayroon ka. Bibigyan ka niya ng lahat ng supply upang i-sustain ka kung nasaan ka. Hallelujah! Hallelujah! To summarize, five things God's children should never worry about. Being forsaken, feeling useless, the future,
bothering God with prayers and feeling unforgiven. We should never worry about it, mga kapatid. God never sends you in the situation alone. Hallelujah. God goes before yes. you. He stands beside Woo. You. He walks behind you. Hallelujah. Whatever situation you have right now, be confident. Circumstansya na kailangan nating depensahan ng ating pananampalataya, na kailangan nating ipaglaban ng tama. Be confident. Yes. God is with you. Amen. Kung pakiramdam natin walang kakampi, ang Diyos ang kakampi natin. Hallelujah! 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 God is bigger than your disappointment. Amen. He has a plan and it's good. Hallelujah! Yes, ano ba ako magbibigay ng illustration tungkol sa disappointment? Kung meron yatang taong madalas ma-disappoint, alam ito ng mga kaibigan ko, alam na nila. Ako yata yun. Come on. Lagi na lang akong disappointment. Kasi, pakiramdam ko, kapag hindi nangyari yung bagay na inaasahan ko mangyari, nakakalungkot, sayang. That's why I always try my best. Kasi, naiisip ko lagi, yung kasi mag-regret, hindi ko binigay ang lahat. So, lagi ako nangihinayang na may mamiss na chance. Kaya kung minsan pag nag-picture ako, nakikita niyo ako makapagin, kahit na high heels ako. Putok-tok na ako sa sili, check ako ng picture. Kasi naisip ko, sayang ang moment. Hindi na babalik yun. Tayo mga kapatid ay may personal lines of our disappointments. Right, right. Isang bagay na hindi ko makakalimutan sa buhay ko ay nung po ako ay mag-take ng Certified Public Accountancy Board. Ito pong kursong ito ay napakahirap mga kapatid dahil hindi ko alam, sabi nila mahirap at napatunayan kong mahirap nga. Na akala mo kayang-kaya mo sa una, pero dagating na yung grades mo, nakaka-disappoint. Binigay mo na yung lahat mo, pero yun lang inakuha mo. Salamat dahil nakapasa ka pa rin. Pero somehow at the back of your mind, parang dito yung na-expect ko. Akala ko kaya ito yung kinuha ko kasi ayos ako dito, kayang-kaya ko ito, pero hindi pala. Nung mag-take na ako ng board exam, akala ko kapag matagal ka na sa church at basta malakas lang ang iyong pananampalataya, tutugunin agad ng Diyos sa iyong pananalangin. Come on, come on! Pero hindi pala mga kapatid. Noon, nung ako ay nag-take ng board, lagi pa rin ako sa church. Kapag assigned ako ng worship leader, song leader, Sunday school teacher, hindi ako tumanggi. Right. Kahit ang dami-dami kong kailangan aralin, pero pag in-assign ako, hindi ko tatanggihan yan kasi privilege yan mula sa Panginoon. So parang na nagkaroon ka ng confidence na malakas ako kay Lord. Yeah. Nakaka-relate ba kayo mga kapatid? Amen! Come on! Ang dami ko kasing prayers, surefiring na ako, akin na blessing. Hanggang sa dumating yung mga bagay na hindi mo inaasahan, nag-take ako ng board exam, bumagsak ako. Come on! Ang sakit-sakit. Hindi ko kayang i-express kung gano'ng kasakit ang bumagsak sa board exam dahil apat na taong kang nag-aral, anim na buwan kang nagkulong doon sa kwarto mo at wala nang ginawa kung mag-aral ka ng pag-aral. Tinake mo ang board exam na 3 oras isang subject at yun ay 7 subject. So para bang halos 24 hours kang nag-take ng exam, na punong-puno na yung isip mo, stress na stress ka, pressure na pressure ka, tapos hindi mo nakita yung pangalan mo doon sa ano, sa bumasa. Come on, come on. Ang sakit, bukod sa sakit, parang nakakahiya, ang dami nag-expect na mapasa ako. Yes. Pero hindi ako bumasa. Yeah. I cannot imagine the disappointment and pain. Pero hindi ako nagtanong sa Diyos.
Right. Hindi ako nalulupaypay na, nalulupaypay sumakit ang puso ko eh. Pero alam ko na ang Diyos ay may dahilan. That's true. At isang bagay na narinig ko sa aking ama, na labis ang nagpalakas sa akin, may mabuting plano ang Diyos. Right. May mabuting plano ang Diyos. Kaya ka nakakaranas ng mabuting. So hindi ako nag-give up niya. Nag-aral ulit ako. Na-conditional ako dun mga kapatid. So para bang meron akong ilang subject na hindi pinasa, so kailangan itake ko lang yung subject na yun. Kapag ka pala nandumas sa pangalawang chance, minsan half-half ka eh, half na sure, half na hindi. Bilang tao, may pagkakamali tayo mga kapatid. Minsan, parang sa una kasi sabi ko, ay may dahilan ng Diyos. Sige, kulang. Tumibay na lalo ako'y mananampalataya. Mananampalataya pa rin ako sa Diyos. Noong pangalawang pagkakataon, masyado akong umasa sa faith at hindi ako masyado nag-work. Faith is not work. Eh, sabi ng Bible, which is talaga grabe na apply ko talaga sa buhay ko. Faith without work is dead. Right, that's true. Faith without work is dead. Sa buhay natin ito pala, hindi pwedeng puro mananampalataya ka lang. That's true. Hindi pwedeng, ang Diyos na ang bahala. Okay na yan. Come on. Yung hindi ka nag-prepare, yung asa ka na bukas na lang, pwede pa naman bukas. Come on. Ang Diyos ang gagawa ng paraan. Pero hindi ka nag-work, hindi ka nag-effort, hinayaan mo na lang na pray ka lang ng pray. Kasi para kasi mas madali mag-pray kesa sa mag-work. Pero hindi pala ganun. At itinuro ito sa akin ng Diyos na ang sakit-sakit ng proseso. Come on. Sabi ni Lord, partners tayo eh. Ba't iniiwan mo ako mag-isa? Yes. Ako sure ako, gagawa ako para sa'yo. Yes. Eh ikaw, ano ginawa? Come on! So ano nangyari? Conditional na ako nun eh. Tatlo lang yun, hindi ko pinasa. Bumagsak pa ako mga kapatid. Alam niyo yun. Sakit-sakit. Pero sabi ko nga, God is bigger than your disappointment or plan. Kung sa iba daw yun, baka hindi na tumuloy. Sipin niyo, almost 1 year na akong review. Aral-aral. Ubus-ubus ng budget ng inay. Pero, naalala ko ang tatay ko. Ang sabi niya, may plano ang Diyos. Laging alam ng Diyos kung ano ang makakabuti para yes. sa atin. Right. Napakarami ko nung naiisip na disappointment or pain. Nung time na yun ako ay 20 to 21 years old. Mga young people, para sa inyong mensaheng ito. At the age of 21, wala pa ako love life. Oh, yan. Come on, Bridget! At yun isa sa mga bagay na napakasakit para sa akin. Faithful naman ako sa Panginoon. Kasama naman lagi sa aking prayer. Gusto ko lang pumasa sa board. Kasi alam ko, kasunod doon, yung love life na. Ingit na ingit ako doon sa ibang may love life. Habang nag-aaral, habang alam ko na may inspirasyon. Pero ako, focus lang ako sa church. Focus lang muna ako kay Lord. Nung matapos ko na aking pag-aaral, focus muna ako sa board. Tatapusin ko ng board. Dahil ang kasunod ng board ay love life na. Isa yun sa isang bagay na naisip ko na ang tagal-tagal ba nang ipag-iintay ko pati ba ako pumasa ng board, kailangan pumasa na ako ng board. May mga bagay mga kapatid na hindi binibigay ang Diyos dahil hindi pa panahon. Amen! Dahil maaaring kapag binigay niya kasi agad, baka hindi ka mapunta sa dapat mong kalagyan. That's true! Eh, kilala ka ng Diyos. Right!
kesa doon sa mga priority niya sa buhay ko, baka wala na ako dito at nakatayo. Yeah. Baka mas nag-concentrate na lang ako doon sa love life kesa doon sa ministry na gustong ipagawa ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At yun nga ang mga disappointment and pain na dumating sa buhay ko. Alam niyo mga kapatid, nung pangatlong beses na mag-date na ako ng board, yun na yung last chance ko. Una, wala na kami yung budget. Baon na kami. 1.5 years na akong aral ang aral at hindi biro ang mag-dorm, pagbayad. Alam ko ito ng mga magulang. Last chance ko na dahil kung hindi pa ako mapapasa, paggagawa na naman ako ng paraan yung pang makapag-aral formally sa isang school bago ulit ako mag-take. So para babalik ako sa college at mag-aaral ulit dahil ang pag-take ng board ay hanggang 3 beses lang. Ito na ang last chance ko. Pero sa last chance na ito, kung saan nakita ng Diyos, wala ka na, ano? Kala mo kasi kaya mo mag-isay. Kung kailan tayo walang wala, kung kailan tayo sisigona, hindi na natin kaya. Kung kailan aking natin sa ating sarili, hindi tayo marunong, hindi tayo magaling. Power of Christ. Kung wala ang Diyos, ay hindi natin kaya ang gawin. Yes! Yung blessing ay dumating nung matutunan ko sa buhay that Jesus Christ is really all I ever need. Hallelujah! Amen! Tumaan ka sa sakit, hindi dahil wala lang. Tumaan ka doon sa mga pain, hindi dahil wala lang. May plano ang Diyos. Yes. May itinuturo ang Diyos. At makikita mo, pagbalik tanaw mo, kaya pala. Yes. Kaya pala ang sakit-sakit. Kaya pala ang pagsumo. Dahil ganito pala kasaya ang blessing na inihanda natin. Hallelujah! 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 Ito ang kasama ko sa mga battles ko. Sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Hallelujah! Kapag nandun na ako sa examination room, tumingin na ako doon sa langit, tinignan ko ang lupa. Sa third floor kasi kami mga kapatid, tinignan ko ang lupa, tinignan ko ang langit. Sabi ng Bible, kung gaano kalayo ang pagitan ng lupa sa kalangitan, yung kalawang kaputihan ng Diyos, yung mercy mo, yung habang kakalaki. At nung tinanaw ko yung mula sa window, sabi ko lang, Lord, nakita mo ngayon this time, ikaw talaga na yung partner ko. I have word and I have faith. Yes. Alam mo, akin na to. I just pray na after kong marinig or malaman ang pasako, don't ever change how I am right now. Yes. Huwag mong baguhin kung paano kita nakilala at kinapitan sa oras na ito. Kung paano ko itinuro ang mga bagay, paano ako nakarating dito. Huwag hayaang baguhin ako. Yung mga victory na inilaan mo na para sa akin. Hallelujah! 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 God has a purpose for your pain, uh-huh. A reason for your struggle, a reward for your fruitfulness. Napakadali sabihin, don't give up. Pero totoo yan, dumaan ang mga araw, lagi ako umiiyak. Dumadama na ako sa kama, dahil lagi ko lang sinisigaw sa Diyos. Lord, pagod na po ako. Hirap na po ako sa pag-aaral. Ang gagaling ng mga tao doon sa dorm, sa Morsi Park. Parang kahit di sila matend ng klase pagdating nila. Alam na nila yung sagot. Pero ako, kahit anong gawin ko, hindi ko kaya maabot yung abot ng alam nila. Pero nandito ka sa akin. Hallelujah! Sa iyo ako kapatid, Panginoon. Dahil ikaw naman ang source ng lahat ng bagay. And you have a reason kaya ako nandito. Some of the things that broke your heart and hurt you the most
are gonna be the very things you thank God for. That's true. Amen. Some of the things that broke your heart and hurt you the most are gonna be the very things that you thank God for. Pastor, people will let you down. Amen. But God never does. When God permits suffering, He also provides comfort. Amen. Hindi tayo kailanman iniwan ng Diyos. Alam niyo kung anong totoo? Tayo kasi yung lumalayo sa Diyos eh. Right. Tingnan niyo yung larawan, mga kapatid. Tayo ay misa nagkakanya-kanya ng gawa. Misa hindi tayong diskarte. Pero tayo sarili gusto. Sabi mo, I give so far, but I have gained nothing. Totoo naman yan eh. Dadating tayo sa panahon na marirealize natin na kaya ko kasi tama ang ginagawa ko. That's true. Pero wala naman nangyari. May ginawa ako sa sarili kong pamamaraan. Pero wala naman nangyari. Ay sabi niya, balik tayo. Nagwawonder ako kung may hihintay pa rin ba ang Diyos sa pagbabalik ko. At nagulat siya. Ang sabi ng Panginoon, tagal ko naghintay, it took a while. Hallelujah. But let's get started again. Oh. He is a God. His mercies are new every morning. His faithfulness is so great, mga kapatid. He's always there. You may feel lost and alone, but God knows exactly where you are. Yes. He has a good plan for your life. Glory. Ulitin kong uli, be strong and of good courage. Hallelujah. Do not fear nor be afraid of them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. Yes. He will not leave you Hallelujah. Nor forsake you. Hallelujah! Hallelujah! Hindi ka iniwan ng Diyos! Hindi ka papapayaan ng Diyos! Walang bagay na iniwan ang Diyos sa buhay mo na hindi mo kakayanin. Nasa iyo yan dahil ang titiwala sa iyong Diyos na kaya mo ang pagsubok na yan. Hallelujah! Don't mistake God's patience for His absence. His timing is perfect. Right. His presence is constant. He is always with you. Kailan nandiyan ang Diyos sa buhay mo? Palagi. Kapag nagkakamali ka, kapag nadarapa ka, kailan ang Diyos ang mamahal sa'yo? Palagi. Kailan ang Diyos naghihintay sa pagbabalik mo? Palagi. Yes. Hallelujah. Sometimes, no matter how much you want things to happen, all you can do is be patient and wait. That's true. Huwag kang matakot na baka hindi na dumating ang bagay na iyong hinihintay. Do not be afraid or fear not is written 365 times in Hallelujah, the Bible. Hallelujah. A daily reminder from God to live every day being fearless. Hallelujah. Fear not, for I am with you. Be not dismayed. Huwag kang madismaya, for I am your God. I will strengthen you. Glory. I will help you. I will uphold you. Refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear. Do not worry, church. God is never blind to your tears. He is never deaf to our prayers. He is never silent to your pain. He sees, He hears, and He will deliver. God didn't promise peace without pain, laughter without sorrow, the sun without the rain, but He did promise to strengthen you in your strength, to comfort you in your tears, and to light your way. Hallelujah! Sabi mo minsan pa, let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For He Himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my help. Yes. I will not fear. Yes. What can man do to me? Hallelujah. Bago po ako magtapos, iyaan niyo po minsan, masabihin ko ito sa inyo, never give up. Yes. Great things take time. Hallelujah. Never
kasi may inaayos pa yung Diyos sa buhay mo. Yes. Kasi maaaring hindi man ito, pero yung ibang tao, inahanda ng Diyos. Kasi may mga sitwasyon na hindi pa ako para ibigay sa iyo ang pagpapalo. Yes, yes. Pero pag naghintay ka sa Diyos, great things will come to you. It only needs time. Reach na to ni Pastor, pero hindi ko makalimutan. Do not give up. Yes. Kita niyo po sa larawan, mga kapatid. Gano'ng kaunti ang dapat niya tibagin upang makita niya ang mga diamante ito. Napakaunti na. 6 inches. Pero, anong ginawa niya, mga kapatid? Siguro sa sobrang tagal niya naghintay, sa sobrang dami ng pagsubok na dumaan, lumpay-pay na siya. Hallelujah. Parang naisip niya, parang ayoko na mag-try kasi wala naman ako nakikita ka sa agutan. Parang iniwan na ako ng Diyos. Oh God. Parang dami namang pagsubok. Pero kung nag-try lang sana siya, yes. Magpuli. Yes. Sana nakamit niya ang kayamanan na nakalaan sa kanya. Huwag tayong sumuko, mga kapatid. Yes, come on! Pabalik na ang Diyos. Pabalik na ang Diyos. Totoo yun. We are in the last days. Huwag ngayon pa tayo sumuko at magpadala sa Panginoong Sanlibutan. Sayang ang mga bagay na inilaan sa amin ng Diyos. Sayang ang harian na naghihintay para sa atin. Huwag tayong mag-give up. Dahil hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Hallelujah. At kailanman eh, hindi na tayo iniwan. He is the one who goes before you. Yes. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. So do not fear and do not be dismayed. Hallelujah, hallelujah. Hiling ko po na tayo lahat ay tatayo. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah! 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 Habang inihiling ko po ang soul. Hallelujah! Meron po ang isang awit na sobrang nagustuhan at alam kong ito yung nakaangkop sa mensahe ng Diyos at pinuhay. Sabi po ng awit, kailang ka iniwan ng Diyos. Kailan ka pinabayaan ng Diyos? Anong sakit ang hindi niya pinagalingan? Anong problema ang hindi niya binigyan ng katugunan? Hindi ba at wala? Walang ligid sa Diyos. At kailanman hindi niya tayo pinuhin, hindi niya tayo pababayaan. Thank you, Jesus, because of your promise that you will never leave us nor forsake us.